pag-usapan yung atin pong tinatalakay tungkol po sa The Reality of Ministry Burnout. At ang tatalakayin ko po today is pastoral work. Ano po ba yung laman ng pastoral work? Bago po natin tapusin yung lesson natin sa recommendations, bigyan po natin ng definition yung mga pastoral work. Pero bago po ang lahat, tayo po yung manalangin this afternoon, let us pray. Heavenly Father, I thank you, Lord God, for the time, Lord God, that you have given us to be able to talk about, Lord God, the reality of ministry burnout in pastoral work. I pray, O God, this afternoon na kayo po, Panginoon, ang mag-usap at patuloy na gumabay sa aming lahat, Panginoon, sa amin pong pag-aaral, Panginoon, today. I pray, O Lord, that, Lord, may you continue to be with us, Lord God, as we learn pastoral work, O God, and the reality of ministry burnout. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' name, amen. So, in the past weeks po, tayo po ay nag-usap patungkol po dito sa iba't ibang sources of ministry burnout. And nandun na po tayo sa side na kung saan pinag-usapan na po natin yung mga intervention na pwede po natin gawin. Yung difference po between stress and burnout, nandun na po tayo. Pero before we go there, ayoko pong tapusin itong series na ito without discussing yung tinatawag po na pastoral work. Iniisip po ng ibang tao, ano po ba yung pastoral work? Alam nyo, sa Pilipinas po, tuwing tinatanong ka, Pastor, ano po trabaho nyo? Pastor po ako. Missionary pastor po ako. Ang kasunod na tanong, may sweldo ba yun? Sa Pilipinas po, ganun ang kadalasan na magkasunod na tanong na naranasan ko. Pag nalaman na, pastor po ako, ganun po ba? May sweldo po ba yun? Ganyan agad ang kasunod na tanong. Ngayong araw po, silipin po natin kung ano po ba ang pinag-uusapan pag pinag-uusapan po ang pastoral work at bakit po ito nakaka-burnout. Puntahan po natin yung dalawang talata na gusto kong pag-usapan. Sabi po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag po daw tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayo manghihinawa na yung ginagawa po natin patuloy na kabutihan. Huwag po natin yun pipigilan. Sa tamang panahon, sa takdang panahon, at the proper time, we will reap a harvest. Aani rin po tayo kung hindi po tayo ayaw, if we do not give up. Isa pa pong verse sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So sabi nga po dito, huwag po tayong basta-basta na naaantig o basta-basta nayayanig. Huwag po tayong ganon. Let's be steadfast and immovable. That's always abounding in the work of the Lord. Sige lang, sagana lang, gawa lang, trabaho lang, sa kaharian ng Panginoon, tuloy lang. Always abounding in the work of the Lord. Hindi pinanghihinayangan. Darating po tayo sa time sa pastoral work na hindi na tayo nagkikwenta. Basta tayo nagre-respond doon po sa need ng mga tao, and we are the ones who are available at that time na para po doon sa pangangailangan ng pastoral need ng mga tao. Knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Tandaan po natin, we are doing this in the Lord. And therefore, yung lahat po ng ating pagsusumikap, lahat po ng ating pagpapagal, lahat po ng ating ginawa para sa Panginoon, wala pong masasayang sa mga iyon. So today po, we look into a material. I like to share a material today that I want us to look into. And ito po ay tungkol po sa statistics in the ministry. Okay, ito po, this is taken
from the United States. So meron medyo Western context po ito. Nevertheless, tayo pong mga pastors dito sa ating bansa, sa Pilipinas, and perhaps even all over the world, we can learn from the knowledge that yung may mga Christian statisticians po kasi katulad ng Barna. Barna is a very specific statistics organization that is Christian-based. At sila po yung kasama sa mga nagsispearhead ng ganitong mga research. So today, I just want to touch on pastoral work para maintindihan po ng mga tao, ano naman nakakapagod sa pastor? Ano naman na nakakapagod sa pagiging isang worker ng church? Or ano ba ang nakakapagod sa work of the ministry? Meron ba? May nakakapagod ba sa ganon? So pag-usapan po natin, ano? Okay, newly revisited statistics. Gusto ko pong pag-usapan ito. 72% of the pastors report working between 55 to 75 hours per week. So kung kayo po nag-work ng 9 to 5, so 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, no, 8 hours a day, no, tapos Monday to Saturday, so nag-work na po kayo ng 48 hours, no? Yung 48 hours na yon, kulang pa po iyon kapag pastor ang nag-work. Ang pastor po maabot po ng 55 to 75 hours per week. In other words, on-call po sila. Sila po ay mga pastors na tinatawag po for, minsan nga po timeless eh, no? Minsan hating gabi, minsan madaling araw, minsan alanganing oras. Nakikita po natin na may mga tao po na on-call. No, 84% of pastors feel that they are on call 24/7. Yan nga po yung sinasabi ko na hindi mo pwedeng tanggihan kapag may tawag ng pangangailangan na tumulong po ang isang pastor. So wala pong pinipili. No, 84% po ang pakiramdam po nila, mahirap po tumanggi sa panahon po na kailangan po sila. 80% believe pastoral ministry has negatively affected their families. Many pastors' children do not attend church now because of what the church has done to their parents. Ito po, yung relationship ng pastor at ng family niya, and we give a special time, special attention to their children. Dito po, sabi, 80%, yung mga tinanong po yung mga pastor, nakatulong ba yung pagpapastor mo positively or naka-affect ba negatively sa pamilya mo? 80% po sa kanila ang sumagot ng negative na ang ministry po ay pagpahina po ng kanilang family. At sabi po rito, maraming anak ng pastor ang hindi po nag-church sa kadahilanan na nakita po nila na ang kanilang mabait na magulang, kung mabait po naman talaga, ay sinaktan ng mga Kristiyano. No? Because the church has, do not attend church now because of what the church has done to their parents. Pero hindi ko po gina-justify yun. Ha? Ang ibig ko po sabihin, may mga pastor's kids na misinformed. Gumawa po ako noon ng isang study about pastor's kids. Ang motive ko po, simple lang eh. I want to find out whether pastor's kids are a separate tribe among the youth. Ibig sabihin, may mga regular youth ba at saka yung pastor's kids, are they a separate tribe? No? Are they of a different identity? Or are they the same regular youth members, youth and young adults in the church, only it so happened that they are the child or the children of the pastor. And I found out na they are not a separate tribe. Pastor's kids are not a separate tribe. They are regular young people passing through
the regular struggles of a growing person, of an aging person. Pareho lang. The same level of temptation, the same level of struggle, the same level of confusion, the same level of identity crisis, the same level of ano, yung acceptance. Parehong-pareho lang, walang pinagkaiba. It just so happened that yung mga pastor's kids, they are the children of the pastor. At dahil doon, perhaps that is giving them more attention as compared to other young people in the church. Halimbawa, usually po kapag yung anak ng pastor ang nagkamali, very exaggerated po ang reaction ng tao. In other words, halimbawa sabihin nila, anak pa naman ng pastor yan. No? Kamag-anak pa naman ng mga leaders yan, ganun yung sasabihin nila. Pero in reality, pareho lang sila ng struggle ng ibang kabataan. May mga kabataan po, patagong umiinom, patagong naninigarilyo. No? Alam naman po yan, nagde-date po yan, and et cetera, et cetera. At hindi po porket pastor's kids yan, ibig sabihin, immune yan sa ganyang mga bagay. In fact, yung iba sa kanila, they feel more convicted kasi nga, they grew up with ministerial families. Mulang pagkabata, they heard, they know the word of God. And so they feel a greater conviction. And yet, hindi po yun napakapagpigil sa kanila para hindi po sila mag-struggle. No? Sabi po rito, many pastors' children do not attend church now because of what the church has done to their parents. Nung ako po nag-survey ng 300 pastors' kids, there was a time I was writing a document and I needed a survey. I interviewed 300 pastors' kids. It's either by family or magkapatid, or I had the chance to meet them in youth ministries and everything. So I sat down with them and I asked them, no, ano yung pinaka naranasan nyo na hindi nyo makakalimutan? And in general, lahat po sila ang naranasan nila, saktan sila ng mga kapatiran. At ang pinaka nakita nilang nag-suffer, magulang nila. So dito po, sa statistics na to, 80% believe pastoral ministry has negatively affected their families. Many pastors' children do not attend church now because of what the church has done to their parents. They will attend church, yung iba, they will attend church. Pero sa iba, they don't want to be in the same church as their parent. Kasi feeling nila, because their parent is, yung iba, excellent in that specific role sa church, they expect him or her to be the same. May pressure po na ganun. And minsan po parang nalilimitahan po yung kabataan. Tuloy po natin. We're talking about the pastor. 65% of pastors feel their family lives in a glass house and fear that they are not good enough to meet expectations. Sabi ko nga po, I compare this to an illustration given to me by a pastor's kid na sabi niya, para kaming mga isda sa aquarium. Alam niyo po, pag tumingin kayo ng aquarium, means kadalasan po yung mga magagandang aquarium. Sari-saring isda yan. Iba't ibang isda yan. Pero, meron yan mga magagandang isda na highlight nung pinaka-aquarium. Parang, yun yung mga, yun yung pinaka magandang isda. It's either because of the color or the manner it swims, katulad ng arwana. Yung arwana, hindi mo maganda yun . Kaya sabi ko, ba't ba nagagandahan kayo dyan sa mga ganyang isda? Sabi niya, Pastor, hindi naman po yung ganda ng isda, yung ganda ng langoy. Ah, ganun ba? So, may mga isda po. At kapag minsan, kapag tinignan mo yung aquarium, tapos hindi mo nakita yung gusto mong makitang isda, kakatukin mo yung aquarium. Kinakatok mo yung aquarium para mabulabog yung mga isda
hanggang sa makita mo yung gusto mong makita na nandoon nagtatago. At madalas po, ganun ang pakiramdam nila. No? Na hanggat hindi po nakikita, parang hindi tumitigil yung mga tao. Ako po at the early part of my pastoral life, yung sa simula po, until perhaps hanggang siguro sa gitna, no? Hindi ko alam kung nandun na ako sa ano, pero siguro lampas na ako sa kalahati. Pero naranasan ko po na nung una po, I was very open. I was very public. But today, recently, I'm not the same. Hindi po ako the same. Hindi po ako, I treasure personal life, private life, na kahit na public figure ka, napaka-healthy na may magkaroon ka pa rin ng ng personal life. Now, may mga pastors na nagpapakita sila ng halimbawa nagbabatian sila on FB. Kami po, I don't do that. Hindi ko po binabati yung kasambahay ko sa FB. Yung katabi ko po matulog, sabay ko kumain. Hindi ko po binabati sa FB. No? Binabati ko po ng personal, pero hindi ko po kinakausap na kailangan ko pa pong ilagay sa wall ko. Kasi hintayin ko sasagot yung kasambahay ko. Yung ibang tao po ganon, pero ako po hindi. Hindi po ako ganon. Hindi po kami ganon. No? Meron po kami mga, may mga natutunan kami through the years as we have served God as a family in pastoral work and in missions. And nakita po namin yung balance of having a personal life, a private life. And it also protects our children. No, it doesn't give liberty to anybody to just come up to my child and yung iba accuse, no, their parents or accuse them of issues ganyan. Wala pong gumaganon sa amin. I hear that in other churches, lalo na po pag over familiar na po yung mga tao sa family ng pastor, that they can just throw any rock at the pastor and his family. Wag naman. So through the years, we have changed our approach as a family in serving the Lord. Hindi po kami ganun. Now, there are people who know us very well. It doesn't mean na wala po kaming mga kaibigan. But it doesn't also mean that lahat na lang ay gusto naming ikwento sa lahat ng tao. Hindi naman po. Hindi rin po. It protects the mind and the heart of members of the pastor's family. Especially kapag yung pastor, siya yung involved sa ministry, and the wife is doing something else, and the children are focusing on other things. Basically, dapat the pastor is the one who is in charge over the issues in the family. Not necessarily na cumulative na lahat na lang sila sama-sama. Every time na may issue, lahat sila binubuno. Hindi naman po ganun. No, though alam po natin na kapag may nangyari sa isa, syempre alam ng lahat, ramdam ng lahat. Pero a good manager, a good family man, or even a good Christian parent, hindi necessarily na magkahalo lagi yung family at saka yung ministry. No, ministry involves family and family involves ministry, pero merong dividing line din yun. Meron pa ring mga bagay na you still have to have reservation. And yung mga anak po ng pastor, yung mga pamilya po ng pastor, minsan po nahirapan po sila because some people expect to know everything and they just want to follow, no, especially those who admire other families. May mga pastors po tayo in the Philippines that are very visible to the entire flock. And that is good if that is your calling, no? But that is not applicable to everybody. Hindi ko po sinasabing that is a standard or that is a norm. May kanya-kanya po. May iba-iba po tayong level ng paglilingkod. Isa pa po, 23% of pastors report of being distant to their family. Minsan po nararamdaman ng mga pastors, mga 1/4 po sa kanila na malayo po sila sa kanilang mga kapamilya. Kasi hindi po sila nauunawaan ng kanilang kapamilya. Hindi po sila nauunawaan kung bakit hindi po nila ginamit yung kanilang mga career, kung bakit po sila nagpastor, kung bakit sila nag-serve full-time sa ministry. Yung iba po kadalasan ganun. Yung iba po nasisisi. No?
meron po akong kakilala na mag-asawang doktora na ang payo po sa kanila lagi ng kanilang mga kamag-anak, magpayaman muna kayo bago kayo mag-missions work. Pareho kayong spesyalista. At wala na kayong ginawa kundi tumulong sa ano sa kapwa. In fact, yung mag-asawang ito, kung naalala niyo po, there was a time in Metro Manila na may nagpasabog po sa super ferry. At nandun po yung mag-asawang yun. No? Nandun po yung mag-asawang yun. Dun po sa super ferry na yun. They were going on a Christian mission to the south. Yung time po na yun, na may sumabog po na super ferry, nandun po yung mag-asawa. So, another story is that, dito po, 78% of pastors report having their vacation and personal time interrupted with ministry duties or expectations. Naranasan nyo na po ba yun? Alam nyo po ba yun? Sabi ko nga po, ang gandang pag-usapan ng pastoral life kasi po hindi nakikita ng ibang tao ang buhay ng mga full-timer. Dito po, sabi po rito, kadalasan po, more than what is expected. Okay, 78%, mataas yun, di ba? Na they report that their vacation or personal time, siguro perhaps with the family, is interrupted by people or by their ministry duties and expectation. Kaya yung marami sa kanila, yung mga anak nila, nagagalit. No? Meron po akong kakilalang pastor's kid na talagang nagagalit na siya. Na ayaw na po niya talaga yung daddy niya na hindi na po niya makasama yung daddy niya. Kaya nung nagsabi yung daddy niya na magbabakasyon tayo, talagang yung talon niya, yung excitement niya na masusolo ko rin daddy ko, parang ganun. Ganun yung kanyang sentimiento. Kaya lang sinabi ng father niya, kasama natin si, bigla siyang nagwala. Bigla siyang nagdabog. Sabi, ayan na nga pa sinasabi ko eh. Hindi ka na naman namin kasama kahit kasama ka namin, sabi ng bata. Bakit po? Kasi yung mga pastor po, kaya ako po yung naranasan ko po yan eh. Kaya ayaw ko po nung ano, pastor, bakasyon ka. Bakasyon ka dito sa amin. Natutuwa po ako sa mga ganong alok. Salamat. Gusto ko naman eh. Gusto ko naman magbakasyon eh. Ang problema lang kapag sabi, oh sige, magbabakasyon ako sa ganitong araw, sa ganitong ano, pag inanaw sa church, nagbabakasyon kayo bilang, pastor, may magpapapray po sana sa inyo. Kasi pastor, meron po akong kaibigan na talaga pong gusto po talaga kasi dito nang kausap. Naku, pastor, ang hirap po kasi ng ano. Kasi yan, pastor, pwede po bang kami mag-asawa eh, magpunta dyan sa lugar niyo mamaya. Kaya ang nangyayari sa halip na may freedom ka na magbakasyon, no? Nandun ka na nga sa beach, biglang, pastor, worship tayo. And yun na yung worship team. Hindi ka na makatanggi, hindi ka na makalayo. Hindi ka na rin makapag-swimming, hindi ka na rin makapag-beach, hindi ka na rin makapag-ihaw-ihaw. Hindi mo na rin makalaro yung anak mo. Gusto mo magtayo ng tent, maglagay ng bonfire. Nandun ka na lang lagi sa cottage. May kausap na humahagulgol. And sometimes that's frustrating, especially when you don't have enough time to build memories with your loved ones. Pati ba naman yung bakasyon, talagang hindi mo maiwan. Now, I know you have a calling. No? A lot of people kasi, ang tingin nila kasi sa mga, some people na nasa ministry, ang pakiramdam nila pag nagbakasyon sila, nagpahinga sila, they feel guilty. Pag sinabi nila na next time na lang po, parang feeling nila they have rejected people away from the Lord. Kaya po ako, I admire yung may nakasama po ako si Tita Sol sa Norway, nakasama ko po sila ni Arne Dog. Na si Tita Sol po, doon sa tumira po ako sa kanya, every time po nasa Norway ako, doon po ako nakatira. And nakita ko po si Tita Sol, who is a mother and a working woman and an intercessor, a prophetic intercessor. At nakita ko po talaga sa kanya na talagang morning, afternoon, evening, yun yung babae na nakita ko na in her house, she really worships, she really prays.
She really spends time studying the word. And I admire that, no? Ako yung bisita nilang missionary pastor, and I was watching her and sila mag-asawa, and I have so much respect for them in that area na ginagawa nila yon. Pero ang isang bagay na na-admire ko sa kanila, kapag pagod sila, halimbawa may tumawag magpapa-counseling, naririnig ko si Tita Sol sasabihin niya, "Sis, maraming salamat ha, naalala mo ko at gusto mo ko makausap. Kaya lang, gusto ko sabihin sa iyo, kadarating lang namin, pagod kami. Kung gusto mo ganito, isusulat ko to, tapos bukas na tayo mag-usap. Okay, tawag ka sa akin ng mga ganitong, kasi papahinga muna ako. Ayaw kitang kausapin, ayaw kitang ipag-pray. Baka mamaya ang maipasa ko sa iyo, yung pagod ko. O kaya baka hindi ko marinig yung lahat ng sinasabi mo. So, okay lang ba sa'yo? Baka tomorrow or the next day na ako na lang tatawag sa'yo." And because of her love for her ministry, she has protected that ministry of prayer towards people. And if we connect that to the pastoral work, yung mga pastor po, we can cordially or politely turn down some of the activities because we have priorities. And one of the priorities is when we have time alone with our family. Okay? Kaya yung mga nagbabakasyon, yung mga nagpa-planning po ng bakasyon, huwag po kayo magsalita sa conference. Huwag po kayo magsalita sa retreat. Kung bakasyon, bakasyon. Hindi po yung pagdating mo doon, hinahanap ka ng anak mo, kaya ka nga sinama, kaya mo nga sila sinama. Pero hindi mo naman sila makasabay, hindi mo makatabi sa mesa, hindi mo makasabay sa upuan, hindi mo makasabay lumakad, dahil yan, ang daming tao. So a lot of pastors, they feel, and their families feel that, you know, they were interrupted in their vacation by ministry duties or expectations. Isa pa po, 65% of pastors feel they have not taken enough vacation time with their family over the last 5 years. Yan, gusto ko pong isipin yan ng mga staff ng church. Na marami pong mga pastor, ang pakiramdam po nila, hindi po sila binibigyan ng chance na magbakasyon. Yung iba nga po gagawin ka, kukubain ka ng... May mga senior pastors po na kapag nasa, napailalim ka sa kanila, kulang na lang makubake. Nung nasa Mindanao po ako, meron po kaming manggagawang nakasama. Sabi po, nag-meet, nag-usap po kami. Sabi po nung asawa nung manggagawa, "Akala ko ba bring your tithe into thine storehouse, let there may be food in my house." Sabi niya doon sa kausap niya, pastoral staff ng church nila, sabi niya, "Nakailang Bible study ka this week?" "Lima, anim." Sabi niya, "Tinan mo yung anak natin nakadungaw sa bintana sa kapitbahay natin kumakain." Sabi niya, "Ilang beses na tayong natutulog na kumakalam ng bituka." Sabi niya, "Naalala ba tayo ng mga kapatiran natin?" Sabi niya, "Masyado kang dedicated sa mga ganyan. Pero hindi tayo inaalala ng mga tao. Ang gusto lang nila, makita tayong nag-delete ng ganun, pero hindi nila tayo inaalala." At ang masakit dito, I was just counseling, no? I was part of the counseling group that was invited to listen to this pastor. Ang masakit, yung mga member niya na sa church, mga well-to-do. May ospital, may clinic, may negosyo sa bayan, may ari ng mga pwesto sa palengke. Mga member nila, mga well-to-do. Pero yung mga manggagawa nila, ultimo pamasahe, abunado pa. Ultimo merienda, abunado pa. Pag-uwi, ubus pa. Wala pa love gift. Kaya nakita ko talaga yung asawa ng pastor. Umiiyak. Kaya nung binanggit niya, "Akala ko ba that there may be food in my house?" Asan yan? Nasaan yung food na yan? Bakit yung anak natin nakadungaw sa kapitbahay pag kumakain sila? Sabi niya, "Tuyo na mata ko, saka iiyak." You know, some churches,
di ko nilalahat. Some churches exhaust their pastors to dry. Kayo mismo ang dahilan kung bakit natuyot ang pastor niyo. Hindi kayo marunong mag-asikaso, hindi kayo marunong mag... Dalawin niyo naman sila, kayo naman ang dumalaw. Kayo naman ang magbigay. Hindi lang yung laging kayo ang ine-expect na tumanggap, kahit na sa probinsya. Kinikwento ko, di ba, last time, umuwi kami, galing probinsya, dala-dala ko, no? Andala ko, kalating bayong natalong. Andala ko kalabasa. Andala ko bagong pitas na papaya, tatlong native na papaya, dala-dala ko, iduwi ko, o isang buong native na manok. No, sabi, Pastor, masarap yan, mga itlog pa sa loob yan. No? Walang cash, pero mararamdaman mo yung pagmamahal. Hindi ka manginayang na kahit na magkaroon ka lang ng sapat na pamasahe, sasadyain mo talaga sila dahil mahal ka nila. Pero may mga pastor's work po talaga na talagang sagaran po eh. No? Yung talagang magdarahop ka talaga eh. Tapos pagdating mo doon, ako, kaya ako, excuse me ha, yamot-yamot ako doon sa mga nag-o-organize ng mga missions conference, magre-raise ng pera for the missionaries. Tapos sasabihin, pag yung missionary, tinanong mo, were you blessed by your church? Ang sagot, no. Kasi hindi pa pinapadala sa kanila yung ni-raise na pera sa missions conference. Ang dami ko nang narinig na ganyan eh. No? Tatawagan ka ng pastor mo, Pastor, kumusta ka dyan? Oh, malamig po tiyan namin. Nararamdaman mo yung lupa? Oh, mainit, di ba? Oh, dikit mo yung tiyan mo, iinit rin yan. Yung mga ganun, yung pinadala mo ko rito para magutom, pinadala mo ko rito para madengge, pinadala mo ko rito para hindi suportahan, please look into the life of your pastor. Look into the life of the pastor's wife. Nakakabili pa ba ng underwear? Yung mga bata, hindi pa ba butas ang tsinelas? Nakakakain pa ba sa mga fast food sa paligid? O nakangangalang? Please. Kung meron po tayong mga pastors, let's pay attention to them. They are our shepherds. And we, alam nyo, madali maganap ng sheep, mahirap maganap ng shepherd. Mahal kayo ng mga pastor ninyo. Dalawang klase lang ang tao. Pastor at impostor. Sa likod ng pulpito. Ang malas nyo, ang sakit na, ang sama ng loob nyo pag napunta sa inyo impostor. Walang ibang alam yan, kundi pakinabang at saka kabig. Uunahin niya ang sarili niya. Pero ang pastor, hindi eh. Ang problema, ang mga pastors, hindi umaangal. Tumutulong yan, pero pag sila nangangailangan, nahihiya yan humingi. Yan po ang buhay ng mga pastor. Nakikita po natin ang mga pastors po. Pastors report having feelings of guilt for taking personal time off and not telling the church. Pag nagbakasyon po sila, ayaw po nila ipaalam sa ibang tao kasi nahihiya po sila. Nakakahiya po. Samantala yung mga miyembro niya, bakasyon ng bakasyon. Pero pag pastor po, para po bang walang karapatan magpahinga? Ano po? Ganun po ba sa inyo? Nag-usapan po natin the reality of ministry burnout dahil po sa kultura na meron ng simbahan. May mga kinamulatan po tayo na hindi po healthy. Kaya huwag kayong magtataka, walang magtatagal sa inyo. Kapag hindi kayo give and take, pag hindi kayo healthy. Isa pa po, 35% of pastors report the demands of the church denies them from spending time with their family. Kita nyo? No? Ang kaagaw lagi ng pamilya yung simbahan. 24% of pastors' families resent the church and its effect on their family. 22% of pastors' spouses, asawa po ng pastor, reports the ministry places undue expectations on their family. May mga churches po na nire-require nila ang kanilang pastor's wife na maging worker din. Ako po, pag tinatanong ako, Pastor, ano opinion mo dyan? Aba, ako ang tanong ko agad ganito, kaya na ba? Kaya bang hindi nyo pagtrabahuhin si pastora o si pastor? Kasi po, kami po, pag halimbawa, nasa church planting po kami o kaya nasa pastoral consultation po kami, inaalam po namin kung ano yung field. Si, kahit po si Apostle Paul, alam niya, nung nandun siya sa Corinth, hindi siya kayang isupport ng Christian community kasi maliit.
at walang cash. Kaya nag-ano po siya, nag-tent maker po siya. No, nag-tent maker po si Apostle Paul eh. He earned a living. So iba naman po kasi yung mentality, iba po yung mainline sa sideline. Alam po nila, may calling sila, mainline nila yung church. Pero hindi po masama magkaroon ng sideline. Ang problema, nire-require ninyo yung pastor's wife at yung pastor to be full-time, pero hindi nyo kayang isupply yung kanilang pangangailangan. They have kids, they have food, they need food. They have a family, they have a home, they have expenses. Kaya pag sinabi, oh, kailangan pag nagpastor dito full-time, full-time na ano ilalagay sa lamesa, full-time na ano ibabayad sa kuryente, full-time na ano, ano ibig sabihin ng full-time? Kaya na ba? Kaya gustong-gusto ko yung ibang mga denominations, lalo na po yung mga denomination, katulad po ng Methodist Church. Ang Methodist Church po, nagpapalit po sila, nagre-relievo sila ng pastors every one year, every two years. Yung IRM, ganyan din po. At usually po, tinatanong nila, meron bang pastoral house? Kaya hindi po nakakapagtaka dito sa mga denomination na ito, na freshman, iba school nung anak, second year, iba school nung anak, third year, fourth year, iba school nung anak. Kasi nga po, ang mga pastors nila, nire-relievo. So they move from one pastoral house to the next. Meron po silang board na tinatanong po yung church, ilan ang tao sa church ninyo? May pastoral house ba kayo? Okay, so ano, ilan ang anak ni pastor? Ilan ang kaya ninyong i-host na anak ng pastor? Kasi tatanong nila, ilan, magkano ang kaya ninyong ibigay? At kapag narinig ng board na mababa, pwede nyo bang itaas? Mag-usap muna kayo bago nyo tanggapin. Kasi itong pastor na darating sa inyo, tatlo ang anak. At ayaw natin na yung pastor, sa halip na mag-focus doon sa ministry, ang pinag-iisipan kung paano magsaing mamayang hapon para sa kakainin nila mamayang gabi. Yung buhay pastor po ang pinag-uusapan natin. No? Na ang mga pastors po, sila po ay may mga pangangailangan. Dahil sila po ay nabubuhay at wala pong ibang bubuhay sa kanila, kundi po yung kung saan po sila nagpapagal. Kaya ang kinakausap ko po ngayon, hindi lang po pastor, ang kinakausap ko po yung buong kongregasyon na magkaroon tayo ng malasakit sa mga taong naglilingkod sa Panginoon ng full-time. Pakikita po natin na pastors report the demands of the church denies them from spending time with their family. Pastors' families resent the church and its effect on the family. Yung asawa ng pastor are placed undue expectations on their family. 66% of church members expect a minister and the family to live on a high moral standard than themselves. O, yung ganyan, halimbawa po ganun. No? Halimbawa po ganun. Let me tell you a story about Maurice Cerullo. Ito, I heard this from Maurice Cerullo. I was in his conference. Sabi sa kanya ng Panginoon, he was assigned. Nung time po na yun, Armenia was a war zone. No? At may mga pastors po na nakakulong doon and they were being tortured. And Maurice Cerullo was led by the Lord to intervene in the lives of the pastors to bring them out from jail and to send them to the United States for medical purposes. So he went there nung time na yon. He went to Armenia and he was meeting with government officials, he was meeting with other church leaders, national church leaders, because he wanted to intervene in the stories of pastors being tortured in jail. Nung time po na yon, yung wife po niya nagkasakit. At yung asawa po niya nag 50-50. Tumawag po yung anak ni Maurice Cerullo. Alam niyo po ba, may anak si Dr. Maurice Cerullo na addict. Meron po siyang anak na parang ano, rebelde sa kanila. At yung anak po niya, tumawag sa kanya, sabi niya, "Dad, mom's in a very bad shape," ganito. Sabi niya, she's gonna be comatose in a few days. Can you come home? Sabi niya, "I will call you up, I will call you back." And nung nag-pray po si Maurice, sabi ng Panginoon sa kanya, bring home the pastors. So tumawag siya sa anak niya, sabi niya, "I'm not coming home. I want you to stay beside your mom."
nagalit sa kanya yung anak niya. In fact, hindi lang nagalit, nagsalita ng masakit sa kanya yung anak niya. Sabi niya, kaya, that's why I hate you and everything you represent. Ang sakit nun. Sabihan ka ng anak ng pastor ng ganon, I hate you and everything you represent. Ano, what do you represent? Nandun ka in behalf of Jesus Christ and His church. So binabaan po siya ng ano, sabi niya, when my mom dies, I will never forgive you. So binabaan siya ng phone. And sure enough, nabalita niya, his wife became comatose. And he prayed, si Mauricio Rulo was halfway around the world, you know. He was in a dangerous country where Christians were being tortured, and he was negotiating for the release of the remaining pastors that were being tortured. And then he was able to bring them to the United States. He was able to prepare all the papers. Kinadinala niya yung lahat ng papers. And when he was able to prepare all the papers, and he was coming back to the United States, and he made sure that their ministry would take care of these pastors, he went straight to the hospital, and he found out that his wife was already 50-50. Nung pagbukas niya sa pintuan, nung nakita siya ng anak niya, the first thing that his son did, according to him telling the story, was he stepped out of the room, no, with an attitude. But he ignored his son. Sabi niya, he came to his wife, who was on the bed, very weak. He held her hand and touched her forehead. And he said this, Lord, I'm done with my assignment. Can you raise my wife now? And at that moment, by divine intervention, the Spirit of the Lord touched his wife, and she recovered back to health in front of him. At alam niyo kung ano unang sinabi ng asawa niya? Ang sabi ng asawa niya ganito, hello, my husband. Hi, Maurice. Where are the pastors? Are they safe? Did you bring them home? Ang sabi ng ni Maurice Rulo, I brought them home. Ang sabi ng asawa niya, thank you, faithful servant of God. Ano pakiramdam mo? Ano pakiramdam ng pagsunod sa Panginoon? Kapag ganun ang mga kapalit, ano pakiramdam kapag kayong mag-asawa, naintindihan nyo yung tawag ng Diyos na hindi naintindihan ng ultimo anak mo. Pero naunawaan ng Diyos. Alam nyo po ba, napakadami pong lingkod ng Panginoon na napakatindi po ng mga dadaanan. At ang isa po sa mga pagsubok sa buhay nila, katulad po ni Eli, yung kanyang anak na nagdadala ng kahihiyan. Meron po kami mga pastor sa Mindoro na kakilala na madaling araw gumigising ang asawa ng pastor para linisin ang mga bote ng alak at pinaglagyan ng pulutan na iniwan sa sanctuary dahil Sunday kinabukasan. Imagine! May mga kasama po kami, naranasan ko na po ito, na nawawala ang mga pera ng simbahan para ipang-inom. Na binubutas sa mga banyo ng mga kubeta para manilip. Ganon yung kanilang mga anak, pero yung mga magulang nila, hindi mo matawaran, tunay na mga lingkod ng Diyos. Nangyayari, yes! Hindi ko alam kung gaano kalalim yung pagkakilala mo sa buhay ng isang pastor eh. Baka meron kang artificial understanding na ang pastor naglalakad, may halo, tapos may pakpak, at laging bit-bit ng mga anghel. Hindi po ganun ang buhay pagpapastor.
At kaya minsan po talagang dumadaan din po sila sa panahon na yung anak nila, ang mga suwail. May ganun pong halimbawa. Pero hindi po ibig sabihin na yung pastor po ay peke o yung asawa ng pastor hindi lingkod ng Diyos. Talaga lang may salbae silang anak. Minsan gusto ko sabihin, kulang sa palo. Hindi kasi namamalo si pastor eh. Kaya nagkaganyan yan eh. Mabuti pa yung namamalong yun, no? Pulis yun, namamalo yun. Yung may anak, ang bait. Oh. Ito si pastor. Apakabait ito, di namamalo ito. Tinan mo yung anak ko. Oh. Salbahe. Pero alam nyo, hindi pa naman tapos ang kwento ng buhay nila eh. Hindi pa naman dun magtatapos yun eh. Kaya minsan po ang buhay ng isang pastor hindi madali. Kaya wag po tayo masyadong maglagay na napakataas na bar. Lagay lang po natin ang realidad na bar. Na napapagod din po ang asawa ng pastor, napapagod din po yung mga anak ng pastor at yung pastor mismo nagkakaroon ng ministry burnout. 22% of pastors spouse, ayan, ano na, saan na ba ako? The average American will tell 23 lies a day, sabi dito sa survey na to. At walang pinagkaiba. Sabi, moral values of a Christian is no different than those who consider themselves non-Christians. Ako nga, natatawa ako sa mga taong sinasabi, grabe, no, si Peter, ano, he denied Christ. Sabi ko, pag binasa mo yung gospel, si Peter, he denied Christ once. Eh tayo, how many times have we denied Christ? Can we admit na once lang? Oh Peter, one day, three times. Eh tayo, how many days, how many times? Sabi ko, mapalad pa rin sa atin si Peter. Hindi yan kawalan. No? Kung kawalan yan, alam mo, nung na-restore siya ng Panginoon, bago umangat ang Panginoon patungo ng langit, yung huling nadapa, siya ang ginawa leader, si Peter. Gusto ko po sabihin na tao rin po ang mga lingkod ng Panginoon. Tao rin po sila. Sasaktan, nagugutom, tumatawa, nagkakamali. Kailangan rin po nila magbakasyon, kumain, sumaya, dalawin. Nakakasakit din po. Tunay na tao, mga tunay na tao po yan. Nadadapa po yan. Nagkakamali po yan. Hindi po porkit pastor, superman, super Christian, asawa ng pastor, super wife, mga anak ng pastor, super kids. Hindi po totoo yun. Hindi ganun ang mga lingkod ng Panginoon. Akala ng ibang tao siguro, ay naku, pag ikaw napuspos na espiritu sa ato, maiiba ka. Kapatid, baka naman, ano, baka naman hindi ka puspusa na sa isip mo, baka nasa isip mo, sinapian. Na iba eh. Hindi po ganun. Mga lingkod po yan ng Panginoon. No? 53% of pastors report that the seminary did not prepare them for the ministry. Siguro po kulang. Kulang yung ability. Natuto po ng sa classroom mag-exegete. Natuto po sa classroom ng mga methodology, halimbawa evangelism in a classroom. Pero pagdating sa actual na buhay, na nandun ka na, church planting, 101, nandun ka mismo sa field, o kaya nagre-reach out ka talaga, hindi po sila nasanay. Nasanay po sila sa classroom. Reading one book to the next, summarizing their lessons online. Hindi po lahat nakapaghanda. 90% of pastors report the ministry was completely different than what they thought it would be like before they entered the ministry. So in other words, sa tagal mo sa Bible school, natutunan mo wrong expectation. May false expectation ka. Or kulang ka sa skill to understand the field where you are going to. Naalala ko nung nagkaroon ng tukhang, tapos maraming mga seminar on pastors na magdadala ng mga former drug addict. Isasama nila sa congregation. Sa loob-loob ko,
Sabi ko, hindi nyo naiintindihan yan. Mamaya, nagbuo kayo ng cell group na puro mga adik. Buti ko ang makurso na daan, yung gitara o yung keyboard. O yung gamit sa church. Eh, kung makurso na daan, asawa mo. Kung ang makurso na daan, yung caretaker. Kung ang makurso na daan, yung mga kabataan. Ikaw nagdala ng ganyang ministry sa church mo. Dahil narinig mo, uso yung mga adik na nire-restore. Isasama mo agad. Kami po, nasa former, nasa Muslim ministry po kami. Mga former Muslims po, mga kasama ko, galing po sa war zone. Pero hindi po namin sinama agad sa congregation. Sanay po sila, ang mga tao, ang suot ng damit, puro itim. Ang mata po, may takip pa na net. So hindi po sila nakakakita ng kutis. E napunta po ng Europe. Alam niyo naman ng mga European. Oh, ayaw ko na mag-explain. Pero kung yung fashion na lang, fashion statement na lang, lalo na sa beach, ibang-iba kaysa sa ibang lahi. Yung freedom nila kumilos. Kaya mga tao makakita lang ng kamay, kutis, siko, likod ng leeg, tenga. Yung beso-beso, yung mayakap mo lang. Aba, iba reaction. Last pull. Napakahirap. Nagpapasalamat ako, mga lalaki, mga anak ko. Halimbawa, ang anak mo, babae, tas nandun ka sa field, no? Tas lahat sila sinuutan ng itim. Tas hindi mo na malaman kung alin yung anak mo. Baka magtagalog ka eh. Anak, alin ka dyan? Sino ka dyan? Nandiyan ka ba? Lahat sila magkakamuka. Lahat ang suot, itim. O lahat ang suot, puti. Pero wala kayong makikita mukha. Ang hirap kaya. Hindi lahat ng tao na nasanay sa loob ng Bible school handa sa tunay na ministry. Hindi sila sanay sa tunay na ministry. Akala nila yung natutunan nila, yun na yun pag in-apply mo sa tunay na buhay. Iba ang ministry. No? 45% of pastors spend 10 to 15 hours a week on sermon preparation. Matagal ba yon? 10 to 15 hours a week on sermon preparation. Maganda na yon, magandang oras na yon. 85% of pastors report the use of internet and other resources have improved their study time compared to when they first started their ministry. All of us who are serious students of the word would compare our notes with other people when we minister. Mahalaga po yun. No? Isa pa po is 50% of pastors state that they spend 1 hour in prayer each day. I hope so. Nakalahati sa mga kapastoran nagsispend ng at least isang oras sa panalangin every day. Ako po, may prayer time po ako. I don't know if I spend 1 hour straight. Pero may prayer time po ako every day. There are times I pray longer. There are times I pray short. I don't know if I pray 1 hour every day. I don't know. I haven't averaged my time of prayer. 95% of pastors report not praying daily on regular or regularly with their spouse. Kung hindi pa magkakasakit, hindi pa ipagpipray yung asawa. O hindi pa sila magpipray as a family. 57% of pastors believe they do not receive a livable wage. In other words, below standard yung kanilang tinatanggap. Not livable. Nung mga kwentuhan nung araw, yung munggo, bakit? Bubula na. Kung mapapanis na yan, dali mo sa church. May kakain yan doon. Ako, awang-awa ako doon sa ibang mga pastor na mga kaibigan ko, nakikita ako. Alam niyo, noong araw, may mga factory ng damit, barong eh. Yung industrial barong. Yung dati kulay green, ngayon, dirty white na. Kasi bibigyan niyo sa pastor niyo kasi walang, ayaw niyo nasuotin. Nis-nis na yung kwelyo. Nis-nis na yung laylayan. Tapos kupas na, kaya bibigyan ko na lang kay pastor. Gagamitin niya yan. Ang tingin nila talaga, no, baba, no?
May mga churches po na ganyan. Kaya po may ministry burnout eh. May ministry burnout. No, 57% of pastors being unable to pay their bills. 57%. Ano-ano ba mga bills natin? Depende. Depende kung paano tayo nabubuhay. 53% of pastors are concerned about their future family financial security. Totoo? Yes. Yes. Ako po, I prayed hard last year. No? Sabi ko, God, please. I want this. I'm getting older. I want this, Lord. I want a little more security, God, in for the future. I prayed. God answered my prayer. 75% of pastors report significant stress-related crisis at least once in their ministry. Ano ibig sabihin? Yung mga pastors dumaan sa isang moment na sobrang tindi ng pressure and they were not able to come out of it smoothly. Nag-breakdown sila. There was a stress-related crisis at least once in their ministry. Yung gusto mo sabihin sa mga pastor na yun, sana never again. Never again. 80% of pastors and 84% of their spouses have felt unqualified and discouraged as role of pastors at least one or more times in their ministry. That depends on the kind of congregation, the kind of leadership, the maturity, minsan the culture, kala mo church fraternity pala. No? Kapag hindi ka lumikit sa pag hindi ka lumapit sa kaldero, di ka mauulingan. O kaya hindi mo kilala to, ito yung alas dito, dapat ito yung hindi kinokontra. Ito yung inaamo-amo rito, kahit pastor ka kailangan. Kasi pakisamahan mo to or else wala kang pakinabang. May mga tao po ginaganon ka as a pastor. Naranasan ko 'yan. Yung mga ganyang mga bagay kaya hindi po sila ano sa akin eh kasi hindi ako wala akong price tag eh. Hindi ako nai-impress eh. Alam niyo po ba ako dinala ako ng Panginoon sa mayayamang bansa, Norway, Sweden, Amsterdam, Japan, Hong Kong, no? Tao dito, Singapore. Yung mga nakaharap ko po, may mga nakaharap po kong mga super yayaman na mga tao. Natanong ka, Pastor, are you rich? What do you mean? Are you rich? What do you mean? You mean I have a lot of cash? No, I don't. I don't have a lot of money. I'm not like what you expect. Why? Because I did not use the ministry to get rich. That was not my call. Now, I'm not saying I'm poor. I'm not poor. I'm not poor. But I was never rich and I was never poor. I always had enough. Because God was my provider. Hindi naiintindihan na ibang tao yun. May mga tao po, i-bless ka para license to criticize. Nakakita ka na ng ganun? Pagpapalaki ka para may karapatan silang batuhin ka? Hindi mo kilala mga tao sa ibang bansa, ibang Pilipino sa ibang bansa. Hindi sila katulad ng mga Pinoy dito, may delikadesa. Sa ibang bansa, wala. Hindi lahat. May ganun. Hindi ko nila lahat, pero hindi lahat meron. Kahit sa ministry pa. Mag-ingat po tayo, yung iba po, doon nakatingin. Baka mapahama ka. Baka akala mo, pagpapastor pa yung ginagawa mo. Hindi na pala. Pangangamuhan na pala yan. O kaya masyado kang pinamantikaan, kaya malagi kang tiklop eh. Wala ka ng ano, alam mo yung para kang ano, Leo na bungal. Hindi ka makapangaral ng matalas. Bakit? Eh kasi ang dami mong dapat ingatan na feelings. Masasaktan si ganito, ma-offend si ganito. Kaya hindi ka makapagturo ng truth eh. Kasi ang daming tao na namuhay ka sa utang na loob. Yan ang pinakamahirap na utang eh.
habang buhay ka nagbabayad, lagi ka na lang nangangamuhan kasi lagi kang may utang na loob. Mabuti ang utang na loob. Pag tanaw niyan, mabuti yan eh. May utang na loob pa kay ganito. May utang na loob. Maganda yan eh. Pero kung yan ang dahilan para alipinin ka, hindi maganda. Hindi maganda. Kaya makikita po natin, pinag-uusapan po natin pastoral life. Kasi pinag-uusapan natin yung the reality of ministry burnout. Bakit ba nabe-burnout? Ang saya-saya ng church. Talaga? Halika, palit tayo. Ako magme-member, ikaw magpa-pastor. Halika, palit tayo. Narinig ko yung isang pastor, sabi, talaga itong mga elders na ito, pinapahirapan ako. Magpapalit ka kami. Ako naman mag-elder. Sila naman magpa-pastor. Ako, nag-pray ako, Lord, ang mga elder namin, gawin yung pastor. Marami akong elders, pastor na ngayon. At nung tinanong ko sila, oh, nagkikita-kita kami. Oh, ngayon pastor ka na. Noon elder ka. Kung sakali kaya nung araw ibabalik ka sa dati mong posisyon, marami kang desisyon na pinag-usapan natin sa board meeting, babaguhin mo dahil naintindihan mo yung perspective ng pastor. Sabi pastor, ibang iba pala ang buhay ng pastor sa buhay ng worker. Tama. Tama. Naintindihan nyo. Kaya salamat sa Panginoon, nagpastor kayo. Total, naranasan nyo na maging matagal na elder. At tinawag kayo ng Diyos sa ganyan. Salamat sa Panginoon. May kita po natin, 52% of pastors feel overworked and cannot meet the church unrealistic expectations. Para kang turumpo, no? Ikot ka na ikot. Kauupo mo pa lang, alis, kauupo, alis, alis, gala, dalaw, dalaw. No? Yung unrealistic expectations, makina nga, pinapatay eh, para ipagpahinga kasi bukas uli gagamitin. Bakal yun. Eh ikaw, ayaw mong magpahinga. Makina ka ba? Makina nga, may susi eh, para patayin eh. Eh ikaw, ayaw mong magpahinga. Motor nga, nasisira eh. Ikaw pa. 54% of pastors find the role of a pastor overwhelming. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi ka tinawag dito, stay out. Do something else. Huwag ka mag full-time. Help the pastors. Be a layman. Be an elder. Be a preaching elder. Hallelujah. Teach. Hindi lahat na nagtuturo naging pastor. At di mo kailangan magpastor para magturo. There are people who are able to teach. May magagaling magturo ng bata. May magagaling magturo ng youth. May magagaling magturo ng estudyante. May magagaling magturo ng professionals. May magagaling magturo ng iba't ibang uri ng mga tao. May magagaling magturo ng mga driver, tricycle driver, jeepney driver. May magagaling magturo ng mga nurses, ng mga doctors. I don't know where you are or where you belong. Pero pag hanggat hindi mo naririnig sa Panginoon, don't step into pastoral work, please. Don't go full-time. Be a volunteer. Be a seasonal worker. Sa summer, mag-DBBS ka, ang gusto mo. Tumulong ka. May one month na missions activity, tumulong ka. But don't say, I'm going full-time because you might not be cut for this. Baka hindi ka para dito, dito ka pa masaktan. Alam niyo yung hinulog ka ng, sa butas ng kapitbahay mo, kalaro mo, okay lang yun. Baka aksidente o sinadyaman, kapitbahay mo yun. Eh si Joseph ang nagulog sa kanya, kapatid niya. Ito mabigat, nung inahon, binenta pa ng kapatid niya. Mas masakit ang sugat ng kapatid. Kaya ako iniingatan ko lang kayo. Huwag kang assuming. Kung hindi ka pa tinatawag ng Panginoon, manatili ka dyan. Huwag ka masyadong hero worship. Nakakahanga sila dahil nasa gitna sila ng will ni God. Iba kwento mo. Alam mo kung saan ka nilalagay ng Lord. Huwag ka magmadali. At huwag kang assuming. Dahil i-confirm naman ng body of Christ. Sabihin, ay, alam mo, evangelist ka, no? Alam mo, ang galing mo mag-share ng gospel.
that ends up in evangelism. Alam mo, ang ganda ng heart mo sa, pag nagpipray ka, ang heart mo talaga souls. Alam mo, evangelist ka, ano? People will come up to you who understand the word of God. And more or less, you will identify where God is calling you. Kung hindi ka tinawag dito, please, please, stay away. Let me tell you a story. May mga pastor po. One of the hardest places to minister is China. Napakahirap po sa China. Ang hirap magkwento tungkol sa China, pero napakahirap po sa China. Yung tatlong, ang China po kasi laging yung window cities lang ang nakikita nyo. Beijing, Shenzhen, tsaka yung isa. No? Tatlo yan eh. Tatlong major cities yan eh. Shanghai. Shanghai, Beijing, Shenzhen. Yan lang ang nakikita nyo. Everything you read, you watch, or you encounter on the internet about China is only about three cities. 97% of the entire nation is hidden. Without cameras. Without visitors. And China has one of the biggest land areas in the world. Within a nation. Yung mga Christians po dyan, they are still tortured. They are still in bamboo gulags. Yung mga Christians po dyan, yung mga pastors po dyan, minakasama po ako sa mission, magkapatid po sila. Nung tinanong sila, how many cell groups do you have? Ang sagot nila, my brother has 20,000, I have 17,000. But my father had 50,000 cell groups. Can you imagine? In a nation where not everybody has a cell phone, the gospel is spreading orally. At may ganong kadaming mga cell groups. Kaya sila nasa Pilipinas, their father was kidnapped. And then he ended up, nung lumitaw, he was there in court and he was sentenced to the death camp. Hard labor. Meron pong isang Westerner, pumunta siya sa China. At may contact po siya. And he went in. Pagdating po niya dun sa China, na-meet po niya yung mga, sabihin na natin, mga veterano po na naglilingkod sa Panginoon. And you know what? Gustong-gusto nitong Westerner na to na i-bless yung mga pastors. Now, one thing about the underground church in that country, hindi nila alam kung sino leaders. Hindi nila alam kung paano nagsispread, pero nagsispread ang gospel. Bakit nagsispread? Tinatanong ako minsan, bakit nag-i-spread? Eh kasi ang seed niyan, the blood of the martyrs. Ang seed nila, hindi yung wifi. Kaya kumalat kasi maganda wifi. Malupit kasi yung website nila eh. Hindi po. Kaya sila kumakalat, ang seed ng gospel sa bansa nila, the blood of the martyrs. Churches have literally been erased in towns and cities. People have literally been attacked, tortured, and killed for the gospel. The blood of the martyrs, kumakalat yung gospel, even right now, kumakalat ang gospel sa China. Unstoppable. Wala siya sa news, kasi tatlong bansa, tatlong city lang nakikita niyo eh. Ngayon, itong mga may dumating na Westerner, ano niyo ginawa niya? Kinausap niya yung mga key people after spending a long time in China. Nagkinausap niya yung mga key persons. Alam niyo, in-apply niya ng visa para pumunta ng States. And for the first time, pinagbigyan ng Chinese Communist Party. Binigyan sila ng visa. Eh nung na-identify nila na yung pumunta doon na Westerner, church worker,
Alam niyo nangyari pagbalik nung limang set ng mga mag-asawa na dinala sa Amerika. Hinuli sila sa airport, kinulong sila. Nawalan sila ng limang mahuhusay na pastor yung underground church dahil sa carelessness ng isang sincere worker na gusto silang i-bless. Yung pala, tiniktika na sila, minarkahan sila, hindi to ibabalik sa tati nilang town. Ito yung mga leaders ng underground church. Hindi ko alam kung buhay pa yung mga yun eh. Pero hinuli sila, limang pari sila kasama asawa nila. They never saw their children. They never saw their congregation. They were picked up at the airport the moment they arrived from the United States. Alam nyo, marami rin pahamak. Hindi lahat ng nasa ministry may wisdom. Nagpo-progress na kayo. Nagbe-breakthrough na kayo sa ministry. Biglang yung isa negosyante, no? Madi-distract lahat. Nawala na yung focus dun sa purity ng gagawin nila para sa Panginoon. Dahil napunta dun sa other motive na very attractive dahil malaki ang need. Buti sana kung ganun lang. Eh yung kinikwento ko sa inyo, buhay ang katapat. Kaya gusto ko sabihin, kung magpapastor ka rin lang, tapos mapipintasan yung mga tunay na pastor, dahil pagdating dito, sasamantalahin mo yung mga kabutihang loob, kagandahang loob. Sasamantalahin mo yung tiwala ng mga tao dahil may titulo ka eh, pastor. Alam nila kapag pastor, mapagkakatiwalaan, matino, matibay sa salita ng Panginoon, may buhay panalangin, marunong magturo ng salita ng Diyos. Yung pala, impostor. Yung pinuntahan ko po na church sa probinsya, alam po ito ng mga kasama kong pastor. Eh. Yung dating pastor, ginulpi ng taong bayan eh. Paano po ang CR po namin, batalan. Ang dingding po namin, gawa sa dahon, sa pawid. Ang pintuan po namin, sako eh. Ang liguan namin, ilog. Pag-ahod mo, may lintap eh. Yung dating pastor, naninilip. Eh, bumigay yung dingding. Nasubsob. Tumili yung babae. Ginulpi siya ng taong bayan eh. Dayo yun. Kaya pala nung nandun kami, iba yung init ng mata ng ibang tao sa amin. Buti na lang, malayo-malayo kami dun. Hindi kami ganun kasablay. Wala namang perfect na lingkod ng Panginoon, pero hindi naman ganun. Na to the point na nabaranggay ka dahil putok-putok yung mukha mo dahil binubustuhan mo yung kapitbahay mong naliligo kasi magkatabi kayo ng batalan. May mga peke. At alam nyo, ang laking pressure nun sa mga matitinong mga lingkod ng Panginoon. Yung mga matitinong lingkod ng Panginoon, hindi mo tuloy mapagkatiwalaan agad. Hindi mo sila ma-identify agad. Hindi mo sila ma-pinpoint agad. Bakit? Kasi mas maingay yung balita doon sa palpak eh. Parang, di ba, pag may nang hold up na taxi driver, umanyakis na taxi driver, hindi lahat ng taxi driver manyakis, hindi lahat ng taxi driver nang hold up. Bibihira yan, isolated case yan. Eh, yun ang pumutok eh. Takot na yung mga tao mag-taxi. Yung mga ganun,
gine-generalize. Minsan may stigma rin kaya kaming mga naglilingkod sa Panginoon. Dahil yung mga nauna sa amin, hindi kasing tino nung mga sumunod. O yung mga nauna, matitino. Yung sumunod, hindi na. Kaya sinasabi ko po lagi, mapalad ang simbahan na ang pastor tunay na tinawag ng Panginoon. Dahil ang kanyang katapatan ay nasa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hindi mo mabibilian. Hindi mo mabibilian. Hindi mo yung kayang utuin o ilaglag o hindi malambot ilong niyan na utu-utu lang sa'yo. Panonoonin kaya ng mga pastor, ang mga tunay na pastor, wais, marurunong, mulat, gumagana ang mga discernment, nakatindig yung mga paninindigan, yung mga prinsipyo sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi lahat ganyan. Yung mga tunay na lingkod ng Panginoon, hindi sila takot sa kulto. Yung kulto, takot sa kanila. Hindi sila nanginginig kapag may kultong darating. Yung kulto, nanginginig na sila nakakausap. Bakit? Mga tunay na lingkod ng Diyos yan eh. Kaya niyan tumayo sa katotohanan. Alam niyan sinasabi niyan. Kaya makikita po natin ang buhay ng pagpapastor. Pasensya na po kayo, no? Yung ating mga tinatalakay, hindi po ito yung inyong naririnig. E baka po hindi po kayo para sa mga ganito mga programa. Doon po kayo makinig sa mga God is love, God is good, God is faithful, God is nice. Yung iba po gusto nila, ganun eh. Depende sa appetite, depende sa maturity. Ito po hindi po ito pambata. Hindi na po ito pambata. Ibang level na po ito ng pagsunod. Ako po, nung sumunod po ako sa Panginoon, buhay po ako. Nakataya po yung isang paa ko sa hukay para lang maipangaral at maipalaganap ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung iba ang tawag sa inyo, eagles. Paano kayo naging eagles? Ang eagles lumilipad. Dalawang klase ibon eh. Lumilipad sa loob ng forest at lumilipad sa ibabaw ng forest. Ikaw, hindi ka naman lumilipad sa ibabaw ng forest eh. In fact, hindi ka lumilipad. Lumilipad ka from one cage to the next cage. Tapos ang goal ninyo, puntahan yung pinakamagandang cage, yung pinakamalaki. Kasi pag lumalabas ka na, lalabas ka na doon sa hawla, sasabihin sa iyo ng mga kasama mo, huy, baka maligaw ka. Paano ka naging eagle? Ang tawag sa'yo, domesticated bird. Lingkod ng Diyos. Hindi yan generic name. Alam ng Panginoon at alam ng tao, yan ang tunay na pastor. Yan ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi yan generic name. Pag nakasama mo yan, mararamdaman mo, puspos yan ang Espiritu Santo. Seryoso yan sa gawain ng Panginoon. Nababago ang buhay. Hindi yan magko-compromise. Nag-uusapan po natin ngayong gabi yung realidad ng ministry burnout. Bago po tayo magbigay ng mga recommendations, pag-uusapan po natin yun. Tinatalakay ko po itong mga statistics na ito. Dahil maraming bagay po tungkol sa buhay pagpapastor ang hindi po natin na pag-uusapan. Akala ng iba, magaling ka lang. Magaling ka lang sa YouTube. Kuha ka lang ng social media. Kuha ka ng social media na magaling gumawa ng mga graphics. No? Sa adaanin mo sa ano mo? Sa husay mo. Eh, ibig sabihin, itatanghal ka na. Ibang-iba mga lingkod ng Panginoon ngayon kaysa sa lingkod ng Panginoon noon.
Buhay pagpapastor. Ang pakiusap ko lang ngayong gabi, bago ako magtapos, kung hindi po kayo tinatawag ng Diyos sa larangang ito, maghanap po kayo ng ibang ikasasaya ng inyong puso. Dahil dito po, minsan, ang mas una pang mananakit sa iyo, yung kapamilya mo, yung ka-church mo, yung kapatiran mo. Ganun po ang buhay ng pagpapastor. Tatawa ako sa ibang tao, sabi si Pastor Leo, napaka-negative niya. Hindi, di niyo ako kilala. Nag-pioneer ako ng 11 simbahan. Nag-disciple ako ng 200 pastor at 300 missionary sa loob ng 30 taon. Hindi ako tumigil sa loob ng isang simbahan. Dati, araw-araw, minsan nangangaral ako 2-3 beses isang araw para lang magturo ng mga kamanggagawa. Yung iba sa kanila, nanonood sa akin ngayon. Yung iba sa kanila, nasa ibang bansa, nakikinig, nagbabantay. Sabihin ng mentor namin, no, lumabas, nag-webcast. Sabi ko sa Panginoon, Lord, yung mga webcast, di ko papatulan yan. Ha. Pero kung kinakailangan, tulak mo ko. Eh, nag-pandemic. Napilitan ako mag-webcast. Awa ng Diyos, napabuti po yata. Dahil nakita ko po muli yung mga kamanggagawa po. Salamat po sa mga sulat, sa mga paalala, sa panalangin, sa mga tawag. Salamat po sa pangungumusta. Salamat po sa pag-update sa mga ginagawa ng Panginoon na madali, masarap, masaya. At yung mga bagay po na pinagdadaan ninyo, bunga ng inyong katapatan, na lungkot, na luha, na sama ng loob, na hirap, na pagsubok, pero patuloy na nagpapagal sa paglilingkod. Dahil Diyos ang tumawag, hindi tao. Hindi samahan. Hindi lingkod ng hindi kapwa lingkod. Diyos ang tumawag. Kaya hindi umatras. Maraming salamat po. Ako po ay nagpupugay sa lahat po ng mga tunay na lingkod ng Panginoon sa panahong ito. Na nagmamalasakit sa kawa ng Panginoon. Na inaakay natin na hindi sila mapariwara at hindi sila malayo sa nais ng Panginoon sa kanilang buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon lahat kayong mga nagtatapat at nagpapagay. Tutuloy ko po itong pinag-uusapan natin bukas, tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Ang dalangin ko, Panginoon, ang pangungusap mo ay sumaamin. Lord God, meron po kaming inihahanda, Lord. Lord, the end time church. Nararamdaman namin, Panginoon, lalo kaming nasasabik dahil alam namin, dahan-dahan, umuusog, Lord God, ang pag-inog ng pagtupad ng mga hula, mga pangitain sa Biblia. Kung kaya't, Panginoon, mas lalo kami, Lord God, nagpapagal. Work while it is day. Because when night comes, there will be no more work. Father, I pray in the name of Jesus that you reach out to every pastor's wife, every pastor's kid. And Lord, continue to bless them in their place of obedience, O God. I pray, O Lord, for all the leaders that stand with their shepherd, O God. Father, I pray, O Lord, that Father, you enable them, Lord God, to be under shepherds, Lord,
that they will go side by side, hand in hand, Lord. Father, they will stand in unity in the Spirit, God, as they obey your word, O Lord. Father, I pray that, God, you will provide for all their needs. You will never allow any one of them, O God, to experience, O Lord, lack. Instead, God, you will reveal yourself as a faithful God to them, O Lord. Father, I pray that you protect the church and you protect, O God, the workers, O Lord. Father, shield them from compromise. Shield them from worldliness. Shield them, Lord God, from the desires of this world, O Lord. And Father, let their hearts, O God, be molded by you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapastoran. Iba-iba po sila ng itsura, iba-iba po sila ng kwento, iba-iba po sila, Lord God, ng mga peklat at sugat, Panginoon, pero lahat po sila, Panginoon, mga tunay na naglilingkod sa iyo ay tatayo sa harapan mo at tatanggap, Lord God, ng nararapat, Lord God, nila na gantimpala mula sa iyo, Panginoon. Father, I pray in the name of Jesus, makatapos po ang bawat isa. Kaya naming sabihin, katulad ni Apostol Pablo, I fought a good fight, na ang Christian life is a fight. I have finished the race and I have kept the faith. I pray, O Lord, for your faithfulness. I pray that we inspire, Lord, those who have come before us, O God. Oh, may those who come behind us find us faithful. Be with us, Lord God, as we continue to equip people, Lord, through the avenue of this webinar, O God, this webcast, Lord. Maraming salamat po. We pray for the pastors tonight all over the world. Embrace them and their families. Remind them, God, you called them. And you who began a good work will be faithful to bring it to completion. We thank you and we praise you. This we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.